And the Philippines has a claim, and it is filed with the United Nations. And the Sulu Sultanate has a claim of ownership, which dates back to since forever, since 1704. So hindi pwedeng ipikit ang mata dyan. Pero ang sinasabi ng aking government, pinag-aaralan. Nag-aaral kung anong butas ang mahanap dun sa claim. Ngayon, ano pa ang liban sa ang sinasabi ko, malamig ang hinold a government dito sa Sabah claim. Dahil hindi siya naniniwala dito, dahil sa yung history din ng mga Aquinos who have been called to the claim. Recently, yung MILF government talks, kung saan ang laki-laki ng papel ng Malaysian government dyan in brokering the talks. Pero tandaan nyo, no, if you go back into history, actually, when the Moro National Liberation Front was created, they were having training in Sabah. They were using Sabah as a take-off point dun sa kanilang armed conflict with the Philippine state, yung secessionist aspirations nila. Ginagamit nila ang Sabah. Kaya, ako, ang basa na namin dyan sa bayan, ang mga naghaharing uri sa Sabah ay napakatuso, napakadunong. Liban sa dinirevise nilang history, liban sa sinusuhulan nila ang ruling class ng Pilipinas para bitiwan yung claim, nanunulsol pa sila, di ba? Nakialam sila dun sa armed conflicts sa South by giving aid and support to the MNLF. And then, later on, nung nakikipagmabutihan na sila sa gobyerno ng Pilipinas, nung nagpunta naman si Miswari sa Sabah, naalala niya yan, nagtago siya dyan after rising in insurrection, after he was released from prison. Hinuli naman siya ng Malaysian government at rinipatrate naman siya sa Manila government. Ngayon naman, dun sa MILF naman, napakamabuti nila na they're giving their good offices brokering the peace talks between Malaysia and the Philippines. So, kumbaga, ang Malaysian government, they have all bases covered, no? Para hawakan nila ang Sabah. Ngayon, bakit ang Sabah, gusto nila hawakan? For just for Santo. Ang dahilaking teritoryo niyan. Almost one-third Philippine territory. At saka liban dun sa rich flora and fauna na kung ako nga, gusto kong magturista dyan sa Kota Kinabalu, hindi ko pa nagagawa eh. Ang ganda-ganda ng Sabah, ang lawak-lawak ng lupain, it is rich in gas and oil deposits. In fact, sabi nga nung isang heir ng Sultanate of Sulu, billions ang kanilang revenue dyan from oil. And that revenue doesn't even remain in the Sabah state. 70% of that revenue is centralized dun sa national government. So hindi nakikinabang dyan yung mga sabahans, yung mga original na mga tao doon.